Sinamahan namin si Secretary Dinky sa kanyang suking salon. Bakit yan? Ano yan? Anong pumasok sa utak mo? Ayoko ko sabihin kukote mo, pangit pakinggan eh. But paano pumasok yan na gusto mo yan, yung ganyan ng branding mo? Gusto niya ganito. Ay, papakana. Okay. Kasi napunta pera. Ma'am, bilyon yun, ha? Sabi nila parang traidor. Parang ganun ang pangyayari. Ang tawag pansing estilo ng kanyang buhok ay trademark ni DSWD Secretary Dinky Soliman. Pero bukod dyan, kilala rin siya bilang isa sa tinaguriang Hyatt 10. Makalipas ang 6 na taon at sa ilalim ng bagong pangulo, nakamit na kaya ni Secretary Dinky ang pagbabagong kanyang inaasam. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, bubuksan ni Secretary Dinky ang kanyang bahay at buhay dito sa Powerhouse. Simple ngunit may karakter. Dahil sa gate pa lang, bubungad na agad sa bisita ang mga dolphin at sunflower. Hello, Secretary. Merry Christmas, sir. Hector. Happy to meet you. Okay, how are you? Well, kumusta ka na? I'm very well, thank you. At tamang-tama Christmas kami napasyal dito. Interesado ako sa gate mo eh. Bakit nakapintura yung gate niyo? Dolphins and sunflowers. Sunflowers. Why? My daughter is an environmentalist. So, kaibigan niya si A.G. Sanyo. Okay. Si A.G. Sanyo ay isang pintor na ang kanyang advocacy ay palayain lahat ang dolphins at huwag nating patayin ang dolphins. Okay. So, ang objective niya is to be able to paint 20,000 dolphins in different houses. So, parang yun ang symbolism niya. So, ilang dolphins sa inyo? I think mga 10 o 12 yan. And your sunflowers? Sunflowers. Why sunflowers? Because nung nag-umpisa akong mag-organize as a community organizers in Bukidnon, noong 1973, ang bumulaga sa akin ay 3 canyons ng sunflowers. So it just felt that I was being affirmed by God na tama yung ginagawa mo. Isang payak na 2-story house sa 400 square meters na lote ang tahanan ni Dinky Soliman. Pamana pa ito ng mga magulang ng kanyang asawa. Yung mga bintanang malalaki, akin yan. Gusto ko nga yung bintana hanggang sa babae. Alright. Noong unang panahon, ano? Kasi para mapresko. And ito, we keep this open at night. Hindi namin yan sinasara. And ito, itong pianong ito is an antique piano. Antique din, correct. From my ninang naman, Ninang Rossi. Okay. She gave that to my father and my father gave it to me. And who plays it? Occasionally ako. Really? Ito yung aming Christmas tree na some of these angels have been with us for almost 8-10 years. Ngayon na may apo na kayo, ang Christmas decor is what? What's the change between noon na ngayon na may baby na, you know, romping around the house? Well, she's very disciplined as of now. Uh-huh. So hindi niya kinagalaw. Ito yung collection siguro namin. Siguro naintindihan niya, no? Hindi niya dapat galawin. Hindi niya dapat galawin. These are things to admire and to look at. Ang DSWD Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Nadawit ang kanyang pangalan sa issue ng peace bonds o ang poverty eradication and alleviation certificates na sinasabing isang NGO na may kaugnayan kay Secretary Dinky daw ang nakikinabang. Did you get any money from the peace bonds? No. Not one centavo? Because of yung transaction? Wala. Kasi wala na ako doon. Pero ang pagkakaintindi kasi ng ilan, may grupo na siyang nag-conceptualize nung peace bond. No? And that this group got their own commission or however way you put it, no,
from the peace funds. Code wow. NGO chair ako hanggang January 2001. Okay. May pumalit sa akin bilang chair at yung executive director at yung board, at hindi ko na alam kung sino dun sa board, ang palagay kong nagbuo nung konsepto at nagkaroon ng, pag sinabi kong transaksyon, yung proseso ng negosasyon sa pamahalaan. Sila ang gumawa nun. Kaya talagang pag tinatanong ako tungkol dyan, hindi ko talaga alam kasi wala na ako doon. Wala din yung batas na nagbabawal ng assembly. Nasa aming saligang batas po yun. Sa kasagsagan ng issue ng Hello Garcia noong 2005, umusbong ang Hayat 10, ang grupo na binubuo ng 7 miyembro ng gabinete, kabilang na si Secretary Dinky at 3 bureau heads na bumaligtad sa dating Pangulong Gloria Arroyo. Hiningi nilang magbitiw ito sa tungkulin. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Yung pag-amin daw ni Gloria was a majority advice from her cabinet secretaries, and that you were one of them na talaga nagsabi sa kanyang, yes ma'am, dapat kang mag-sorry dyan. Oh, totoo ba yun? Totoo yun. Na kayo daw mga miyembro ng Hayat, eh, nandun din daw kayo eh. Oo. Oh, oh. Oh, eh ba't baliktad na ngayon? Hindi, ang usapan kasi doon, hindi yung pag-sorry. Uh-oh. Ang mahalaga, ang aming mungkahi, sabihin ng buong katotohanan. Sabihin kung ano talaga ang nangyari at saka ka magpaumanhin. We have been through a soul-searching and wrenching process to stand before you today. Marami ang bumabatikos kay Dinky dahil sa pagtalikod niya sa dating Pangulo. Sabi nila parang traidor, parang ganun ang pangyayari. Ang tingin ko noon, yung katapatan na inaasahan ng mamamayan na manggagaling sa pamahalaan, hindi na yon nagiging totoo sa kanya at sa ilang pamamalakad na ginagawa niya. Mm-hmm. So itong nangyayari sa kanya ngayon, how do you take that? Eh, kasamang lungkot dahil alam kong nakakaawa ang sitwasyon niya. Mm-hmm. At the same time, habang merong ganong klaseng pakiramdam, meron din akong paninindigan na dapat lumabas na lahat ang katotohanan. Nang maluklok sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino, muling tinanggap ni Dinky ang hamon bilang talihim ng DSWD. Anong pagkakaiba ng working styles ni Pinoy at ni GMA? Yung pinagkaiba, si Pinoy ay mas tunay na consultative. Talagang ang ginagawa namin cluster work kasi hindi yung malakihang meeting all the time. Si GMA, may meeting nga kayo. Mahirap magkonsulta. At in the final analysis, may mas maliit na grupong nagde-decide na hindi mo alam. And that's a precious gift. Gloria Aquino. Yes. Yes. She was our ninang for our silver 25th wedding anniversary. Precious yan, ha? Oh, yes, very precious. Indeed. So that's my mother and father, and this is my parents-in-law. Uy, equal, ha? Oh, siyempre, dapat meron din, ano? Peace in the family, of ha? Of course. The center is... It's the little one. Yes. What's her name? Tala. Tala? Yes, Tar. Ito yung mother, and that's my son, and maliit siya. Sa bahaging ito ng bahay, makikita ang ilan sa mga larawan ng kasal ni Dinky at ng asawang si Hector. 10 taon munang magkaibigan ang dalawa sa UP bago ikinasal noong November 27, 1982. Sa ngayon ay 29 na taon na silang nagsasama. Tingnan mo yan, that's us. That's our wedding picture. Yes. Anniversary na ito. Oo, yan yung 25th. This is the original. Tingnan mo, para kaming ang bata-bata. How are you as a wife? Are you a jealous wife? Jealous wife? Not so much. May pagkaano kami. May yung level of trust.
medyo mataas. Pero syempre, I will admit, hindi rin naman ako immune dun sa pag minsan nai-insecure na, oh, baka gusto mo na siya kasi bata, lalo na at this age. Okay. Baka may mga estudyante kang ba, eh, nagtuturo siya kasi. Ay, naku, naloko na. Nagbunga ng dalawang anak ang pagmamahala nila Dinky at Hector. At sa edad na 58 years old, nabiyayaan na si Dinky ng isang cute na cute na apo, si Tala. Gusto niya ganito. Napagod ka na. Napagod ka na sa hap-hap. Okay. Avid collector si Dinky ng mga native baskets na nagmula pa sa ibang bansa at sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. This is from Mindanao. Uh-uh. And ito, I think, is from Ifugao. Mm-hmm. Yun, from Cambodia din. Ang color orange? Yeah, yung orange. Uh-huh. And usually, kung hindi the fat ballerina. The fat ballerina is for Christmas. Pagka walang Christmas, may mga baskets din dyan. Ah, baskets din nakasabit. Nakasabit din dyan. Smaller this, ones. This is from Korea. Those two. And that's from Cambodia. Cambodia also. Simrit. That painting is an original, is it? Yes. It's not a local painting. This is done by a Chinese artist working at ADB. Who is our classmate at Harvard. Oh, I see. Ang pangalan niya si Li Ping. And he's the national artist of China. Sinamahan namin si Secretary Dinky sa kanyang suking salon. Baduy? Kakaiba. Ilan lamang yan sa mga itinatawag kay Dinky Soliman. Hindi may pagkakaila na tanging siya lamang ang may ganitong katungkulan na kayang-kayang magdala ng kakaibang hairstyle at forma. Dati, iba ibang kulay pa eh. Oo, ngayon pula. Pula na lang ngayon? Oo, kasi... Hindi mo na pinapalitan? Eh, well, very rare. Pero pula kasi pula ang kulay ng DSWD. Ay, sus, mariyosa. Naging yelo yan nung panahon ni Corey, I imagine. Naging yelo nung kampanya. Kasi na kampanya. Talaga lang. I was just guessing. But paano pumasok yan na gusto mo yan, yung ganyan ang branding mo? Well, kasi unang-una, nung 2000, December, yun yung panahon na tayo ay umikilos para magkaroon ng accountability or pagtutuos kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating Pangulo noon, si Ginoong Estrada. Nakita ko yung mga extension na maliliit pero di color. Okay. Sasabi ko, maganda siguro gumamit ako niya para medyo ma-lift yung spirits ko. At nung nilagay ko at naglalakad-lakad ako, aba, natutuwa ang marami at parang na gumaang ang loob namin. Okay. At sabi nila, maganda yan. So, nagpagpasok ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang Pangulo, parang naging desisyon ko, hindi ko to aalisin para matatandaan ko kung bakit ako nasa pamahalaan. Sa bahaging ito ng bahay, kadalasan tumatanggap ng bisita o di kaya'y nagpapahinga si Dinky. Pero pinakagusto ko dito yung bougainvillea namin, it really feels sa pag-summer, nahuhulog lang yan para kaming may carpet of bougainvilleas that climbed over a eucalyptus tree. Why is your name Dinky? Pumasok yung pangalan na Dinky kasi maliit ako. Kasi sa American slang, di ba may pagka-orientation ng ninang na Amerika. Dinky means tiny. Yes. So, Dinky, yun ang, and it stuck. So, maliit ka pa. Talagang maliit ka na. Maliit na ako. Oo. Ika nga nila, cute. Cute na cute ka pa. Baby pa lang cute ako. Ka pa rin. Oo, cute and pa rin. Diba? Basically, to look at what we've done for the year. As you recall, naturingan ngang cute si Secretary Dinky Soliman. Pero ang kanyang responsibilidad bilang DSWD Secretary ay hindi puro pagpapakute lang. Nakakatulog ka pa ba sa gabi? Pag iniisip mo yung sa katutak na kailangan na gawin na yan? Natutulog ako 4 to 5 hours na lang. No. Alarm clock ko, mga radio stations na nagtatatawag sa akin. Alas 5 na umaga. At pag hindi mo sinagot, ikaw ay may masama. Talaga. Kaya sasagutin mo kahit na ganun.
Naniniwala ako na kakayanin natin iangat ang mga mahihirap nating kababayan. Ang mahalaga sa akin, tatlong bagay. Una, yung pananampalataya, no? Tama na makita ang Panginoon sa bawat isa. So, yun yung, that's where I'm coming from. So, yung pangalawa, hindi lang naman ako nag-iisa. Hindi lang ako ang nag-iisip tungkol sa mga mahihirap nating kababayan. Maraming pribadong sektor, kayo sa inyong foundation at iba pang mga NGOs na walang isang salita, kailangan, hindi na kailangan sabihan. At pangatlo, yung paniniwala ko na kaya ng Pilipino talagang tumawid sa kaunlaran. Ngayon si Cute pupunta sa Senado, ang sabi. Ay hindi ho. Tatapusin ko ang panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Aabuti namin yung 5.2 million na mga pamilya na kailangang iangat sa kahirapan. Mm-hmm. At pagkatapos nun, ako ay magtatayo ng bed and breakfast. If you had the heart to give something to GMA, it's Christmas time, what would you give? I would give her healing. Healing. Healing thoughts and healing vibes. Mm-hmm. Kasi yung healing na aking iaalay sa kanya ay hindi lang healing ng physical, pero mas mahalaga palagay ko yung healing sa kanyang loob. So, Secretary Dinky, Merry Christmas. Thank you, Happy Mel. New Year. Salamat, salamat, salamat. Marami nagsabing isa siyang traidor ng talikuran niyang pagkakaibigan nila ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero para kay Secretary Dinky, wala siyang pinagsisisihan, lalo pat ang nakasalalay ay ang kapakanan ng bayan. Hanggang sa susunod na Lunes, ako po si Mel Tiangco. Samahan niyo ako muling silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse.